So ngayon po ay naghahanda po ako ng ating pating mix dahil meron po tayong i-repot na mga bagong halaman. Hello everyone, ito po si Char Ching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, at naghahanda po ako ng ating pating mix na gagamitin po sa bago nating mga halaman dito sa ating munting garden. So heto at nagmi-mix po tayo ng ating mga materials. So yan po yung ginamit ko or gagamitin natin sa ating plant. Soilless po siya na pating mix. So yan po yung rysal, bagaso, and then naglagay po tayo ng charcoal. So yan yung gagamitin natin sa ating plants. So yan, at hahaluin lang po natin ng mabuti yung ating mga materials. So yan guys, at mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo yung ating mga halaman na kailangan na po nating ilipat ng pot. So yan, at medyo okay na yung ating pating mix. So ganito na po guys yung itsura ng ating pating mix. And then ayan, kukunin po natin yung ating plant. So heto guys yung nabili po natin sa isang garden farm dito lang po sa amin sa Davao. So yan, at heto po yung tinatawag nila na horsetail. So yan, at napakagandang plant. So sabi po kasi ng ano nito, yung seller, sabi niya kailangan lagi pong basa yung soil. So dahil ipat natin siya ng pot, so hinayaan ko muna siyang mag-dry yung kanyang soil para hindi po natin masira yung ating plant. So yan, dito po natin siya ilagay sa isang plastic pot. A recycled plastic pot po natin. So hindi ko siya itanim sa ano, sa lupa, kasi yung ating plant na horsetail ay ano po siya, parang kumakalat po yan. Yung nagpo-produce po siya ng bagong plant sa ilalim po ng lupa. So sa plot, sa ano natin siya ilagay dito sa plastic pot para hindi po siya dumami ng dumami, kasi mabilis lang pong dumami yung ating plant. So ayan guys, at natanggal na po natin sila sa kanilang cellophane sa seedling bag. So yun, at maganda naman po yung pating mix na ginamit ng ating mga seller nito. So yan guys yung pating mix nila, soil, and then merong rysal. So yan po yung ano nila, pating mix na ginamit. So okay lang yan guys. And then yan, ilipat na natin sila dito sa sa plastic pot natin. And then maglagay lang po tayo ng konting pating mix sa baba, and then ipatong lang po natin yung ating plants.
So ito na po guys, tapos na po tayong magpat ng ating mga horse tail sa ating plastic pot. So yan, at after nito ay kailangan na po nating diligan yung ating plant kasi sabi po sa atin ng ating seller ay lagi po dapat na moist yung soil ng ating plant para mabilis po siyang mag-produce ng bagong sprout. So, yan po guys. At kailangan basa po yung kanyang soil. So, yan po yung nangyari. At mabilis naman po siyang mag-drain. So, yan. At well-drain na po yung nagamit natin na potting mix sa ating plant. So, yan yung resulta guys. Yung ating charcoal ay ayan, lumabas na siya. So yan, at okay na yan ang ano natin. So siguro araw-araw natin siyang bigyan ng water para hindi po mag-dry yung ating plant, kasi pag dry po yung ating plant ay ayan, hindi po siya tutubo ng maganda. So, yan po guys, yung ating napakagandang horsetail na bago po nating plant dito sa ating muting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.